At samantala, makakaparehan po natin si DPWH Secretary at Isolation Czar, Mark Villar. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Ah, magandang gabi po at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang gabi. Apo. Magandang gabi po. Apo, so kamakalawa po ay nagsagawa ng groundbreaking para sa itatayong Mega Field Hospital sa Manila. Kasama po ba ang DPWH sa proyektong ito at kumusta naman po yung iba pang proyekto ng ahensya? Yun po ay proyekto ng local government ng Manila kasama po yung DOT, dahil Department of Tourism, dahil sila yung nagmamanage ng park. Pero kami naman, meron din kaming project sa mga hospital. Maglalagay kami ng about 300 sa next month. Balak po namin maglagay ng additional 300 bed capacity para ma-augment yung hospital capacity natin dito, lalo na po sa NCR. Apo. So sa ngayon po ay meron naman po bang sapat na pondo ang DPWH dahil sa talagang kinakailangan yung mga isolation facility, lalo't punong-puno na po yung mga ospital dito po sa NCR at iba't ibang mga rehiyon. Opo po, opo. Nakatutok po kami sa lahat po ng regions, tinitignan namin yung occupancy. At base po sa occupancy, nag-allocate kami ng budget. So sa ngayon, medyo mas malaki yung naka-allocate sa NCR dahil mataas talaga yung occupancy rate. Kakabukas lang ng ating modular hospital sa Quezon Institute na may 110 beds. At may ongoing pa kami sa NKTI na 60. So madadagdagan this month. Tapos next month, meron kaming mga 266 beds para sa NCR. Apo. Ito hong mga modular hospital, Secretary, kung sakali na humupa na po ito hong COVID, ay hindi naman ho ito siguro masasayang. Anong pwedeng paggamitan ito? Ito po, maganda kasi yung facilities na ginawa namin. Pwede pa rin gamitin ng hospital. O kung hindi, kagandahan po ng hospital, ito po ay modular. Kaya apo, pwedeng ilipat sa ibang lugar. Halimbawa, baka may mga areas na nangangailangan ng medical facilities, pwede namin ilipat. Pero sa ngayon, syempre, kailangan pa rin natin. Pero marami kasing features itong mga modular hospital para sa mga severe cases ng COVID. Opo, so talagang ito po ay nakadesenyo at talagang magiging komportable rin po yung mga pasyente. Opo, kasi yung mga pasyente, kada pasyente may sariling kwarto na may naka-aircon, may sariling oxygen supply, meron negative pressure para malinis yung air sa loob, at meron din nurse call button. Lahat po, kompleto po yung mga facilities. Dinesign talaga namin sa mataas na standard para sa ating mga pasyente. Opo. Secretary, may mga panawagan po na sana yung mga modular hospital ay meron din po na parang yung ICU na kung saan talagang punong-puno po kasi ngayon at wala na hong kwarto or ICU beds dito po sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Baka pwede raw itong maikonverte para mas makatulong ang ICU. Kasama din po sa plano natin. In fact, yung kakabukas ng sa Quezon Institute, meron talagang ICU facilities. Ayun, so, opo, ito po yung design para sa ICU patients. Ito kasi yung mga quarantine, pwede naman yan sa mga mild to asymptomatic. Pero mas kailangan natin ngayon ng mga moderate to severe cases. Kaya ito mga ginagawa namin ngayon sa tabi ng mga existing na hospital, ito po ay para sa mga, ito po ay mas equipped po para sa mga severe cases ng COVID. So, we can expect na madadagdagan talaga ang capacity ng ating mga hospital within this month and next month. Opo. Secretary, bagamat tayo po ay lahat nakapokus dito sa COVID-19, kumusta naman po yung iba't ibang mga programa ng ating gobyerno sa ilalim po ng build? Opo. Buti na lang tinanong nyo po dahil hindi po kami tumitigil. Medyo, syempre, tumutulong kami dito sa COVID. Pero kailangan na walang tigil po ang aming pagtatrabaho. Kaya kanina po, binuksan po namin yung bagong rampa ng Skyway. Yung pababa na, yung papuntang, yung nagtahan ramp. Kaya meron po mga additional projects. And then next, sa June and July, second quarter of this year, sa June, meron din tayong i-deliver mga bridges dito sa Manila, yung mga Pasig bridges across Pasig, dalawa, yung BGC Loton at yung Estrella Pantalyon. Kaya marami pa tayong mga projects na i-deliver this year. Kaya kahit pa paano, meron din tayong mga good news at tuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho ng gobyerno. Kahit na may COVID, gagawin pa rin namin.
Apo, Secretary, dito naman po sa panlasa ng Bagyong Bising, meron ho ba kayong mga report na napinsala ng mga infrastruktura at agad na kinakailangan kumpunahin po ng DPWH? Sa ngayon, mga minor repair, hindi naman na major repairs ang ano, naka-monitor naman kami, naka-pre-position naman ang mga equipments namin. Nakaroon ng konting, meron din mga konting flooding, pero overall, hindi masyadong wala masyadong damage sa ating infrastruktura. Okay, Secretary, salamat po sa inyong oras dito po sa Net 25. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po, Secretary. Magandang gabi po at maraming salamat. Okay, yan po si DPWH Secretary Mark Villar. Cancelado.